Good day to all. Welcome to Extreme Recap. Sa simula ng unang pelikula, isang binata ang may Sensei nang nag-sketch ng mansanas. Walang ibang tao sa silid, at may ganap na katahimikan nang matapos ang lalaki, nakita namin ang isang hindi magandang pagkakagawa ng sketch, na nagpapahiwatig na siya ay hindi isang dalubhasa. Maya-maya, may gumagalaw sa loob ng saradong aparador na ikinagulat ng lalaki. Kinakabahan siyang lumapit dito, iniisip na isa itong daga. Ngunit sa kanyang pagkabigla, isang mansanas ang lumitaw nang wala saan. Ang lalaki ay ganap na nalilito sa ilang sandali, ngunit pagkatapos ay pinagsama niya ang dalawa at napagtanto na ang kanyang sketch ay talagang nabuhay upang subukan ang kanyang teorya. Kinuha niya ang kanyang notebook at nagsimulang mag-sketch ng 100 yen bill. Pagkababa niya, excited siyang tumakbo papunta sa aparador. Pagbukas niya, nakita niya doon ang 100 yen bill. Siniyasat ito ng lalaki ng ilang segundo at napagpasyahan na ito ay totoong totoo. Pagkatapos ay excited siyang bumalik sa kanyang sopa at nag-sketch ng isang stack ng pera. Sa sandaling matapos niya ang isang malaking wad ng pera, himalang lumitaw sa loob ng aparador. Ngayon, mayaman at makapangyarihan ang lalaki. At siya ay isang mansanas. Kaya ang kailangan lang niya ay Kaya tulad ng anumang simpleng kahoy, nagsimula siyang mag-sketch ng isang makapal na babae. Gayunpaman, sa gitna nito, may dumating sa pintuan at pumunta ang lalaki upang suriin. Iniwan niya ang kanyang notebook sa mesa na may sketch, hindi kumpleto. Nawawala ang ulo at buong lower half ng babae pagkaraan ng ilang sandali. Pagbalik ng lalaki sa silid, nakarinig siya ng biglang katok sa aparador. Dito niya napagtanto na nabuhay ang kanyang hindi kumpletong sketch. Nagtatapos ang pelikula ng dahan-daw ang lumabas ang nakakatakot na kamay mula sa not-acton na ganda. Malamang may boobs doon. Ang bida ng pangalawang pelikula ay isang napakataba at lubhang malabog na lalaki na nagngangalang Bing. Nagtatrabaho siya bilang manager ng isang private investigation company. Ngunit sa tuwing makakakita siya ng isang babaeng kliyente, nawawalan siya ng focus at nagsisimulang magpantasya tungkol sa pagkatao nito na isa lang ang layunin sa buhay na magkaroon ng kasing dami ng kanyang makakaya. Karaniwan, siya ay umaalis sa bahay sa sharp lima, ngunit kapag ang magagandang babae ay dumating na humihingi ng tulong, maaari siyang manatili hanggang hating gabi. Ang laki ng dedikasyon ng lalaking ito sa kanyang maduming libangan. Walang kapantay, isang araw. Isang kabataang babae na nagngangalang Susan ang bumisita sa kanya sa kanyang opisina at galit na ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay nawala mula noong isang linggo. Gayunpaman, tutok na tutok si Being sa pagtitig sa mga parte ng katawan nito na hindi man lang nito pinapansin ang mga salita nito. Talagang pinagpapantasyahan niya itong gawin sa kanya ngayon. Nang humingi ng tulong si Susan, nawala siya sa kanyang panaginip at nangakong sisimulan ang imbestigasyon sa lalong madaling panahon. Pero sa totoo lang, wala siyang pakialam sa asawa niya. Siya lang ang gusto niya. Mamayang gabi, mas nakikilala natin ang pagiging hindi pa siya nag-asawa dahil hindi siya naniniwala sa relasyon. Sa tuwing siya ay nakaramdam ng pagkapukaw, tinatawag niya ang kanyang parehong lusty secretary, Gina. At ginagawa ito sa kanya, gayunpaman, ginawa niya ito ng maraming beses na siya ay naiinip. Dati bangbang ang pangalan niya, pero ngayon, nakukuha mo ang larawan kinaumagahan sa opisina. Ginagawa ni Bing ang karaniwan niyang ginagawa, nanunood ng mga adult na pelikula, tama. Pagkatapos Susan barges in na may ilang katibayan, na posibleng makatulong sa kanya na mahanap ang nawawalang asawa. Kinuha ito ni Ben sa kanya at tiniyak sa kanya na mahahanap nila ang lalaki. Pagkatapos, nakaramdam ng pagkakataon, inanyayahan niya siya sa isang lokal na restoran para sa tanghalian na sinasabi na sila. Maaari pa nating pag-usapan ang kaso doon. Gaya ng inaasahan, isang walang muwang na si Susan ang tumanggap ng hindi nag-iisip tungkol dito. Dinagtagal pagkatapos na pumunta sa kanyang site kasama ang kanyang mga junior upang imbestigahan ang nawawalang lalaki. Gayunpaman, mabilis siyang nainip at nagpas siyang tumagas sa sandaling mag-zip ang binggan. Ay titi, bagaman, ay baluktot, akala ko ito na, ari ng lalaki. Siya ay naiwan sa lubos na kawalang paniwala, para siyang nakakita ng multo nang hindi nag-aksaya ng oras. Sumakay si Ben sa kanyang sasakyan at pinaandar ito.
Nakatanggap siya ng tawag mula kay Susan habang nasa daan, ngunit ang nakakagulat, tinanggihan niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, binisita niya ang kanyang regular na doktor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ibinaba ni Bing ang kanyang pantalon at nakakagulat na inihayag na ang kanyang pagkalalaki ay lumiit ng isang malaking margin. Oo naman, mayroon, Bang. Maayos naman ang lahat hanggang ngayong umaga. Ngunit ngayon iba na ang mga bagay. Sa kasamaang palad, sa pagkadismaya ni Bing, ang doktor ay parehong nabigla at walang kaalam-alam sa lahat ng kanyang mga taon ng medikal na karanasan, hindi pa siya nakasaksi ng anumang bagay na katulad nito. Ang sabi lang niya pagkatapos ng ilang Viagra ay babalik ito sa Moro. Kaya noong gabing iyon, inubos ni Ben ang mga table tasks at natulog. Naglagay pa siya ng camera sa malapit para tingnan kung may supernatural na nagsisikap na alisin ang kanyang pagkalalaki. Sa kasamaang palad, pagkagising niya kinaumagahan, napagtanto niyang lumala na ang sitwasyon. Ang pagkalalaki ay lumiit sa mas maliit na sukat. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon siya ng mas maliit na pipi na enerhiya kaysa kay Bezos, na natatakot sa pagiging desperadong sumusubok na humingi ng tulong. Kaya naman, nag-aamok siya sa buong lungsod, na inilalantad ang kanyang maliit na pipi sa lahat ng nakakasalubong niya, ipinapakita ito sa isang lalaki sa parmasya, sa kanyang mga junior sa opisina, at maging sa mga random na tao sa supermarket. Kapag walang magawa, naglalakbay siya sa Himalayas at humihingi ng tulong sa isang monasteryo, isang partikular na monghe ang humakbang pasulong at nagsabi, "Maaari nating talunin ang kasamaan dito. Nako, nakaka-excite ang pagiging." At hinihimok niya ang mga monghe na simulan ang pamamaraan. "Halika, tinalo ako ni Baos." Pero ang ginagawa lang nila ay binugbog siya ng mga stick hanggang sa mawala ng malay. Sa susunod na eksena, muling binisita ni Ben ang kanyang doktor at mga bag para sa isang solusyon. Sa pagkakataong ito ay halos hindi nakita ang kanyang pagkalalaki. "Duke, sa tabi ko, lahat ng ibang lalaki ay mukhang Google." Sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na walang lunas para sa kakilakilabot na sakit na ito. Ang magagawa lang ng mga tao ay manalangin sa Diyos na hindi ito tuluyang mawala. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi basta-basta susuko sa kanyang pinakamahalagang mga ari-arian ng gabing iyon bago matulog, plano niyang magtali ng lubad sa kanyang pagkalalaki. Good luck! Sa kasamaang palad, sa parehong oras, ang kanyang sekretarya na si Gina Barges, sa silid na naghahanap ng ilang aksyon kapag nakita niya siya sa estado, siya ay natigilan. Hindi makapaniwala si Gina na ang pagkalalaking mahal at mahal na mahal niya ay naging kasing laki na ng gisantes. Bigla itong lumiit muli, at ang dalawa ay ipinadala sa isang estado ng takot. Pilit itong hinahawakan ni Gina gamit ang lubad, ngunit huli na ang lahat. Ang pagkalalaki ni Bing ay nawala sa manipis na hangin, at ngayon ay wala na siyang mabubuhay. Nagtatapos ang pelikula ng ang isang nalulumbay na Gina ay umalis sa silid ni Bings, marahil dahil hindi na siya interesado sa kanya. Sa isang gabi ng Halloween, isang batang babae ang naglalakbay ng mag-isa sa kanyang sasakyan. Mukhang nawawala siya at natatakot, dahil walang iba kundi ilang at agham sa paligid. Kaya nag-u-turn siya at pumunta sa pinakamalapit na gasolinahan para magtanong ng direksyon papunta sa kanya. Malas! Walang tao sa paligid ni Anxious, bumaba ang babae sa kanyang sasakyan at kumatok sa pinto, tama. Pagkatapos ay galit na dumating ang attendant, pinarusahan ang isang kakaibang mukhang payaso. Ang huli ay tila pinahiran ang kanyang dumi sa buong banyo. Habang ang babae ay mukhang nabigla at nalilito, nagbanta ang attendant na tatawagan ang mga pulis kung hindi umalis ang payaso. Nagbabala rin siya na mayroon siyang baril na hindi siya magdadalawang isip na gamitin. Ang pahayag ay tila medyo nagagalit sa payaso, gayunpaman pinili niyang umalis nang hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Kasunod nito, tinutulungan ng attendant ang babae na may gas at iba pang kinakailangang supply, habang ipinapaliwanag nito ang mga direksyon sa kanya. Biglang may narinig na malakas na kalabog mula sa tindahan. Ang attendant ay dahan-dahang pumasok sa loob upang siyasatin, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng 10 minuto, nag-alala ang babae at pumasok na rin sa loob ng tindahan nang makarating siya sa isang kwarto, kinikilabutan siya sa kanyang nakikita. Ang clown kanina ay brutal na pinatay ang attendant, at ngayon ay unti-unti na niya itong hinihiwa.
Sa susunod na eksena, makikita natin ang babae na kinakabahang nagmamaneho palayo sa kanyang sasakyan. Sinusubukan niya, inaalerto ang mga awtoridad tungkol sa pagpatay. Pero dahil sa masamang pagtanggap, hindi natuloy ang tawag. Noon lang, napansin niya ang payaso na naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Mukhang na-teleport siya sa lokasyon, buti na lang. Bago pa siya makalapit sa kanya, nag-drive na ang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang kotse sa kalsada at nilapitan ito para humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang takot, ang driver ay brutal na sinalakay, marahil ng parehong payaso. Ito ay nagudyok sa babae na mabilis na bumalik sa kanyang kotse at magmaneho, sa kasamaang palad. At sinusubukan niyang tawagan ang kanyang kasintahan. Nakita namin na kahit papaano ay sumilip ang payaso sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Bigla niyang nilagyan ng plastic ang mukha niya, sinusubukan siyang suffocate. Ngunit nakatakas ang babae sa pamamagitan ng biglang pagpindot ng preno. Pagkatapos ay tumatakbo siya sa kagubatan na naglalakad hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong bodega. Kahit madilim at nakakatakot, nagpa siya ang babae na kunin ang kanyang mga pagkakataon. Pumasok siya sa loob at sinira ang pinto gamit ang isang bakal. Maya-maya ay dumating ang payaso at nagsimulang kumatok sa pinto mula sa kabilang panig. Pero kapag nabigo siyang buksan, aalis siya. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala pa ring lakas ng loob na lumabas ang babae habang sinusubukang matulog. Biglang lumitaw ang clown sa lupa at hinuli siya. Pagkatapos ay pinalo niya ito ng ilang beses ng latigo. Tinatawag niya itong masayang latigo, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Gayunpaman, nagawang gumanti ng babae sa pamamagitan ng pagsaksak sa clown gamit ang sariling kutsilyo. Pagkatapos ay sinaksak niya ito ng ilang beses bago tumakbo palayo doon. Hindi nagtagal, narating ng babae ang kalsada kung saan maswerteng nakahanap siya ng dumadaan sa pamamagitan ng pagkakita sa kanyang kalagayan. Agad niya itong pinapasok at inusisa kung ano ang nangyari. Ang babae ay hindi makapagpaliwanag ng anuman sa sandaling ito, at ang sabi lang niya, "Tayo na, pakiusap." Paparating na siya, sa kasamaang palad, pagkaraan lang ng ilang segundo, nilapitan sila ng matibay na payaso. Sakay ng sarili niyang sasakyan at pinagbabaril ang dumaan. Ang resulta, nawala ng kontrol ang sasakyan ng huli at bumangga sa isang puno. Nang magkamalay ang babae, napadpad siya sa operating room ng mga clown. Sa sobrang takot niya, pinutol niya ang kanyang mga kamay at binti. Nakasulat din siya ng ilang mapanlate na salita sa katawan nito. Natapos ang pelikula nang ang payaso ay nagpakawala ng isang baliw na tawa habang ang babae ay sumisigaw sa takot. Jeez, ang clown na iyon ay isang tunay na bag ng tae. Ang huling pelikula ay itinakda sa isang dystopian na mundo kung saan umiiral pa rin ang mga halimaw at espiritu. Isang gabi nang ang isang barko ay naglalayag sa isang nakamamatay na bagyo. Bigla itong sinalakay ng isang higanteng alimango na parang nilalang na pinangalan ng Phenopod, gamit ang nakamamatay na mga kuko nito, mabilis nitong pinapatay ang ilan sa mga mandaragat. Pinipilit ang iba sa kanila na umatras sa cellar. Nang maglaon, nagsasagawa ng boto ang mga nakaligtas upang matukoy kung sino ang haharap sa Santa Pod. Sa huli, napili ang isang mahiyain ngunit tusong lalaki na nagngangalang Torren. Sa una ay sinubukan niyang tumakas mula roon, ngunit binuhat siya ng kanyang mga kaibigan at itinapon malapit sa bunker kung saan kasalukuyang naninirahan ang bunker. Dahil walang mapagpipilian, dahan-dahang bumaba si Torrance at hinarap ang halimaw. Sa kanyang pagkabigla, ang Phenopath, maaari na ngayong magsalita gamit ang isa sa mga mandaragat na pinatay nito kanina. Paulit-ulit nitong sinasabi sa akin, kailangan ng karne. Faden Island, Jake, Me Torn ay takot na takot sa nakakatakot na tanawin, ngunit nakakakuha din siya ng ideya. Nakipag-deal siya sa then opposition. Dadalhin niya ito sa isla. At bilang kapalit, kakailanganin nitong iligtas siya. Nakapagtataka, pumayag ang halimaw at umatras, nag-iwan ng bakas ng dugo at bituka sa wake nitong nap unit na mabilis na dumaan sa baywang hanggang sa makakita siya ng espesyal na susi. Sa susunod na eksena, umakyat siya sa itaas at sinabi sa kanyang mga kaibigan na nakipag-deal siya. Ngunit bago pa sila makapagtanong sa kanya, nagmamadali siyang pumunta sa silid ng kapitan at binuksan ang isang safe gamit ang susi na nakita niya kanina.
Pagkatapos ay bumunot si Torren ng baril at itinutok ito sa kanila, hinihiling na umatras sila. Sa sandaling bumaba ang lahat, sinabi niya na siya ang namamahala mula ngayon, sinubukan ng isa sa mga mandaragat na mag-alsa. Tinuturuan siya ni Victoria ng leksyon sa pamamagitan ng paghagi sa kanya sa bunker. Kung saan agad siyang nilamon ng halimaw. Tinipon ng punit na ito ang lahat ng tao sa kanyang silid at ipinakita na gustong pumunta ng Santa Pod sa Faden Island dahil maaari itong pumatay ng maraming tao at malayang mabuhay. Gayunpaman, may mas magandang ideya si Thorn dahil hindi mahusay sa heograpiya ang hayop. Gusto niyang akayin ito sa ibang isla kung saan walang nakatirang tao. Ang plano ay isang pagliligtas, ngunit kung ito ay gagana, libu-libong buhay ang maliligtas. Gayunpaman, ayaw ni Thorn na mag-isa ang desisyon. Kaya sa halip, gusto niyang bumoto ang lahat. Kaya inaabot niya ang bawat isa sa kanila ng isang piraso ng papel at hinihiling sa kanila na pumili sa pagitan ng dalawang opsyon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang mga resulta at galit na sinabi ni Torren na dalawang tao ang bumoto upang kunin ang Fenepi, ang Faden Islands. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang baril at pinatay sila sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, itinapon niya ang mga bangkay sa basement na nilalamon ng Fenepis. Agad-agad, kinaumagahan, dahil abala ang lahat sa kanilang trabaho. Pumunta si Torren sa basement kung saan nakakagulat niyang nalaman na ang Fenepath ng itlog. Ngayon, ilang libong maliliit na nilalang ang tumatakbo sa paligid ng bangka. Ang masaklap pa, lahat sila ay nagugutom at humihingi ng pagkain at sa ngayon, sa kabilang banda, ang mga natitirang mandaragat ay napagod na sa pamumuno ni Torrance, kaya plano nilang alisin siya. Dahan-dahan silang pumasok sa kanyang silid at inatake siya habang siya ay natutulog. Pero wala pala siya sa kama niya. Biglang dumating si Torrance sa likuran ng kanyang mga kasamahang marino at isa-isang pinatay ang mga ito. Pagkatapos ng massacre, ibinaba niya ang lahat ng mga bangkay sa basement kung saan sila natupok sa ilang segundo. Ngayon lamang Torrent at isa pang mandaragat ang natitira. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, bigla niyang itinulak ang marino sa basement, na inihayag na noong nagsagawa siya ng boto kanina, bawat isa ay bumoto upang kunin ang nooy oposisyon sa Faden Island. Wala sa kanila ang gustong iligtas ang buhay ng mga inusenteng tao. Sa wakas, hinarap ni Torrent ang then opposition. Siya mismo at sinisira ang mga bar aisles na nagtatapon ng langis sa buong lugar. Pagkatapos ay binaril niya ang parol, na agad na nagliyab at nag-aapoy sa lugar. Kasunod nito, kahit papaano ay nakalabas siya sa basement at tumalon sa dagat kung saan siya nakapwesto, isang nakatakas na bangka. Ang palayok ng niyebe. Sa kabilang banda, desperadong sinusubukang makatakas sa basement. Nabasag nito ang kisame at halos makalabas. Pero noon lang, isang pagsabog ang nangyari, na pinatay ang halimaw kasama ang lahat ng mga anak nito. Natapos ang pelikula ng dahan-dahang umangat ang bada storm mula sa pagsabog. I-on ang mga notification, please mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at i-like ang channel para suportahan ito. Maraming salamat sa panunood.